Hello, hello mga ka-nurse. So, nandito na naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan tungkol pa din po sa pag-aalaga ng sanggol. Isang pangkaraniwang senaryo o pangkaraniwang nangyayari po ay ang pag nagkakaroon ng lagnat ang baby. So, ang sanggol kapag nilalagnat, ano ba ang dahilan? Bakit sila nilalagnat? Ano ba ang normal body temperature? Ano ang mga pupwede natin gawin para mapababa ang lagnat ng ating baby na hindi naman tayo kailangan pumunta sa ospital, at ano ang mga senyales or ano ang mga kailangan nating i-watch out para naman masabi natin na kailangan na talaga natin dalhin sa ospital or ikonsulta ang ating anak dahil sila ay nilalagnat. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Sana po ay you keep tuned at tara, start na tayo! Normal na body temperature ng mga baby. Actually, ang mga baby po ay napaka-prone po sila na bumaba ang kanilang body temperature. Hindi po yun maganda. Yun po yung tinatawag nating hypothermia. Isa po yan sa mga iniiwasan natin kapag ka sila ay mga baby. Then, kapag ka tumaas naman po ang body temperature nila, ito po ay tinatawag na hyperthermia. So, yan po yung kapag ka nagkakaroon ng lagnat ang bata. Ano ba ang normal body temperature? Actually po, para lang po sa inyong kaalaman, no, marami po tayong mga ways kung paano po sinusukat, minimeasure ang body temperature. So, ito pong thermometer, karaniwan po sa mga baby, ginagamit po ay yung dito sa kilikili. Okay, iniipit po through axilla na tinatawag or sa underarm. At saka po, yung through sapwet. Yes po, hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Kukuhanin po ang temperature kasi mas accurate po yung sapwet. Okay, napasok po yung thermometer. Meron pong indicated na thermometer para sa puwet na gamitin. At meron pong sukat lang kung gaano po ang ipapasok dun sa puwet para at kung gaano po siya katagal. Then, saka nyo po i-read ang kanyang body temperature measurement. So, importanteng malaman ninyo ang normal. Kapag sa kilikili, 36.5 hanggang 37.4. Kung siya po ay naging 37.5, ibig sabihin po, may fever na si baby. At kapag sa puwet, pagka 37.9, ito ay normal. Pag nag-38 na siya, ito ay may fever na ang baby. So, gaano ba tumatagal ang lagnat ng mga baby? Depende po sa cause. Okay. Usually po kapag viral cause, okay, ito po ay completely normal na tumatagal ng 2, 3 hanggang 1 or 2 weeks. Pero kapag po bacterial ang dahilan, habang ang bata po ay nagkakaroon ng treatment ng antibacterial medication. So ano ang mga dahilan naman bakit nagkakaroon ng lagnat ang mga baby? Unang-una po, malaki ang chance na meron pong infection. Yan po yung number one. Pupwede pong ito ay cause. Sabi nga natin, nabanggit natin kanina, kung posible nga po na ang cause ay viral infection or bacterial infection. Second, tumataas po ang temperature ng bata due to overheating. Baka po yung environment masyadong mainit. Ang inyong bahay po ay sobrang mainit. Baka nakatabi siya sa lugar na mainit, okay? So, baka nandoon siya sa loob ng car, tapos mainit sa loob, walang aircon, or bukas, or malapit siya, or nakabilad siya sa araw. So, yung mga scenario po na yon ay po pwedeng makapagpataas ng kanyang body temperature. Pero mas madali pong i-treat yung mga ganito, no? Kasi yung mga, kung alam nyo na po na ang reason ay dahil mainit yung place. So, pwedeng buksan ng aircon. Kung mainit ang doble-doble yung ano niya, yung damit niya, pwede mong bawasan, okay? Kung nakatabi siya sa ano, sa heater, okay, pwede mo siyang ilayo or patayin mo yung heater. So, mas madali itong i-manage. Pangatlong dahilan, pwede pong magkaroon ng fever or tumaas ang kanilang temperature kapag ka po meron silang low fluid intake or sila ay dehydrated. Kapag ka hindi or wala pong kakayahan na mag-dede ang baby or hindi siya nakakasak for how many days, tinatansya po na baka mga nangyayari ito mga 3 to 3-4 days after po nilang ipanganak.
So, yun dun po nangyayari minsan kasi baka mamaya hindi po nabigyan ng tamang fluids or damang pagpapadede or mahina ang gatas ng nanay or hindi po siya nagsasak ng maayos. Yun po pwede pong magkaroon ng fever due to dehydration. At kapag ka po siya ay, ano na, yung sanggol na nagkakaroon na minsan nagdiarrhea o kaya hindi talaga nagkakaroon ng intake enough ng kanyang fluids, so po pwede po siyang magkaroon ng fever dahil doon. So, pag-usapan naman natin, ano yung mga paraan or paano natin pangangalagaan ang batang merong lagnat, yung mga baby natin. Sa isahin natin, ito ay mga home remedies or I mean, ito ay na pwedeng gawin sa bahay. Number one po, kapag may lagnat ang bata, make sure na hindi po siya nasa critical na sitwasyon, no? Kapag ang bata ay okay pa siya at palagay ninyo hindi kailangan na dalhin sa doktor, ito po ang mga po pwede ninyo gawin. Number one, kapag mataas ang kanyang lagnat, okay, po pwede mo siyang paliguan. Tap water will do. Huwag niyo pong gamitan ng cold water, yung merong mga ice or yung galing sa ref, tapos ipapaligo niyo sa bata. Ang ginagawa po na yun, yung nakinalalaman niyo po na nilalagyan ng ice or sinasubmerge po yung mga nilulubog yung mga baby. Kapag ka po nagsiseizure or nagdidelirio or sobrang nagkukonvulsyon na yung bata. At ginagawa po yun ng mga healthcare provider, yung mga alam po kung paano po yung gawin. Pero kung sa bahay lang po, pwede niyo pong paliguan ng bata ng tap water, yung galing lang dun sa gripo. Okay? Huwag nyo na pong lagyan ng alcohol. Okay? At huwag po kayong gagamit ng malamig na tubig. Another thing, ang damit ng bata kapag ka nilalagnat, huwag yung patong-patong, huwag yung doble-doble. Okay? As much as possible, yung comfortable, yung medyo manipis or light lang siya. Kasi makakapagdagdag ng init ng katawan kung babalutin nyo po siya. At kung nag-chill naman po or nanginig or nag-chill yung bata, no, na dahil mataas ang lagnat niya, pwede niyo po siyang paggamitin ng light na blanket. Okay? Huwag yung masyado pong makapal, ha? Okay? Then, kapag ka natapos na po yung pag-chill ng bata, tanggalin niyo na rin po yung blanket. Hindi naman kailangan na palagi siyang nakakumot or i-cover niyo yung bata. Next po, make sure na ang batang nilalagnat ay nabibigyan nyo ng enough na fluids. Napapadede nyo po siya ng maayos, either if it's formula milk or if it's breast milk. Kailangan po na patuloy nyo po na ipadede or padedehin ang inyong sanggol para hindi maiwasan o hindi po magkaroon ng dehydration ang inyong baby. Maganda rin po na gawin ninyong properly ventilated po yung ano, yung kanyang environment, no? Para po maging maaliwalas or maganda yung circulation po ng hangin doon sa paligid ng baby. Hindi po siya masyadong mainitan or hindi naman po siya masyadong lalamigin. So tungkol naman po sa mga gamot. Ang pag-uusapan na po natin ay mga gamot na po pwede natin ibigay sa baby ninyo na nilalagnat. Pwede po ang acetaminophen, ibuprofen, paracetamol. Yan po ay mga antipyretic na tinatawag. Ibig sabihin, ginagamit po ang mga gamot na ito para po sa fever. At the same time po, ito ay analgesic, pain reliever din po sila. Ang acetaminophen po pwede po ibigay kapag ang bata ay more than 3 months old. At ang mga sanggol na below 6 months old ay hindi po pwedeng bigyan ng ibuprofen. Kailangan po tingnan ninyo ang packaging, okay, ang instruction, ang appropriateness po ng dosage na po pwede ninyo ibigay sa inyong sanggol. Usually po nakabase po yan sa age, okay, minsan naman po nakabase po sa weight. Okay, so basta basahin po at sundin nyo po yung instruction dun sa packaging po nung gamot. Ito po ay mga over-the-counter na medicine naman na po pwede din po talaga ninyong ibigay sa inyong mga sanggol. Kung kailangan nyo po ng mga assistance, kailangan nyo po na kung paano yung instruction, kung paano hindi nyo po masyadong maintindihan, mag-tanong po kayo, okay? Tumawag po kayo dun sa mga kaibigan ninyo mas nakakaalam, yung mga mother po na natin ang nagbibigay ng ganitong mga gamot, okay? Kung reachable po ang inyong pediatrician at the first time or parang hesitant kayo na magbigay, pwede po talaga kayong kumonsulta sa kanila. So ngayon, kailan ba dapat kayo talaga na pumunta sa inyong pediatrician? So, ito yung mga kailangan nyo pong i-watch out at dapat tingnan, bantayan sa inyong mga sanggol. Kapag ka ito po ay nangyari, kailangan pong magkonsulta na kayo sa inyong pediatrician. Unang-una po, kapag ka po ang bata ay nilagnat ng less than 3 months old at kaba-kaba kayo, no?
talaga po kailangan or mas maganda po na ikonsulta nyo po ang inyong baby sa inyong pediatrician. 3 months old pa baba. Okay? Then, kapag ka-also ang inyong baby ay napapansin niyo na may mga abnormal behavior na, na-irritable na siya, hindi na talaga nag-i-improve kahit bigyan mo pa ng paracetamol or ng ibuprofen or kung whatever, hindi siya nag-response or hindi bumababa. Another thing, kung ang inyong bata ay nakikitaan nyo na ng signs ng dehydration. So, ano yung mga signs ng dehydration? Ito po ay yung kung ang bata ay hindi na po nagkakaroon ng wet na diaper, ibig sabihin hindi na po na nababasa or wala po siyang ihi sa loob ng 10 oras. At kung ang bata ay hindi na dumedede, kung ang bata ay pag umiiyak ay wala ng luha. Kung meron na siyang dry mouth, o kaya kung mapapansin niyo yung sunken dito ay, sunken dito, yung fontanelles dito o yung bumbunan niya ay lubog or sunken. Yun ang mga signs ng dehydration na kailangan nyo i-watch out. Kapag may signs ng dehydration at nilalagnat ang inyong baby, kailangan ikonsulta sa inyong doktor. Kung ang bata ay sumasakit ang tiyan. Kung ang bata ay may stiff neck or merong headache. Okay? So, po ang bata din ay nagkakaroon ng problema sa paghinga. Makikita at napapansin ninyo na nahihirapan siyang huminga. Irregular na ba ang breathing niya? Yan, kailangan nyo po yung ikonsulta sa doktor. Kapag meron siyang mga rashes, okay, kasabay ng paglalagnat niya. Lumabas ang mga rashes habang siya ay nagkakaroon ng lagnat. And then, kapag meron siyang mga joint pain or swelling, yan, kailangan din po ninyong dalhin sa doctor yan ba. So, I think hanggang doon na lang muna mga ka-nurse ang ating discussion or sana po ay naging kapakipakinabang sa inyo ang aking health teaching sa ngayon. At sana po ay don't forget to like this video, subscribe to the channel, subscribe to the channel para po dumami tayo. Meron po ako mga playlist para po sa pag-alaga ng mga sanggol. Feel free po na panoodin po yung mga yan. So hanggang dito na lang po mga ka-nurse. Salamat po sa inyong suporta. Bye mga ka-nurse!